Ano nga ba, hindi tulya yun eh. Ano yun eh, parang yung kinakain namin sa Australia yun eh. Mahal yun eh, yung pag binuksan mong gano'n. Yung... Oo, parang gano'n eh. Oo, basta masarap yun. Eh, tayo na lang po yata ang walang foreign investment na ganyang klase, ha? Tayo na lang po, sa paligid natin lahat sila, naku, inumasa na nga tayo ng Vietnam. Tayo na lang po dahil dyan sa saligang batas na sinasabi na 60-40. Ganito lamang po, explanation yan. Dadating dito yung investor, hahanap yan ng partner dito. Ang mahanap niya na partner, yung mga local oligarchs natin. Yung mga local oligarchs natin, yan ang nagkocontrol ng lahat ng negosyo. Monopolize nila yan, mga negosyo. Sabihin nyo na, dikit-dikit yan. Pag sinabi nyo, yung ibang oligarchs, may pagkain na negosyo, may lahat na, wag na tayong magbulahan. Kaya itong foreign investor, pag dyan nag-invest, yung perang dinala nung foreigner na to, ang kakamal niyan, yung local partner niya. Ba't ko nasabi yan? Tumaas ba yung sweldo natin? Ngayon, huli kong balita, 33 pesos ang tinaas ng sweldo. Yun ang na-approve. 33 pesos. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Pero yun yung nabasa ko. 33 pesos. Eh ako, noong nag-computation ako niyan, dapat, kung gusto natin magkaroon ng kahit paanong maginhawang pamumuhay ang isang Pilipino, sana man lang umabot ng 800 to 900 pesos a day. So kung 500 plus noon, plus 33 pesos, baka hindi pa umabot sa 600. So kulang pa rin. Ang tanong, yung mga mayayaman na local, dahil sa batas na ginawa niyang 1987 Constitution na yun, ang yumayaman, yung mayaman na. At yung mga mahihirap, lalong humihirap. Kasi hindi naman umabot sa kanila yung investment ng foreigner. Huwag na tayong magkunwari pa na kaya natin. Ha? Huwag na, huwag. Wag na, sobra na, magmula 1987, ano na ngayon? 2022 na, wala namang gumanda sa buhay natin, wag tayong magbulahan. Yung mga figures na okay, tumaas tayo, maganda ang ating economic growth, ating GNP, praise God, tumaas tayo. Pero ang tanong, nararamdaman ba ng tao sa baba yung sinasabi nating growth? Guminhawa ba yung buhay ng mga nasa baba, yung 80% ng ating mga kababayan? Kaya yung mga kumokontra, papangalanan ko na kayo, si Sir Lacerda, yung dati kay Pinoy, kumontra yan. Sinabi niya na bakit daw papalitan ng saligang batas, eh pwede naman daw gawin to. Eh boss, bakit hindi niyo ginawa nung panahon niyo? 6 na taon din naman kayong nanungkulan. Bakit yung mga sinadjes mo hindi niyo ginawa nung panahon niyo? Yun ang ano nun eh. Sa akin, palagay, kapag lumipas na yung panahon nyo at kayo'y nanilbihan na at kayo naman ng pinakasiga at kayo ang humahawak ng Imperial Manila nung panahon na yon
at lahat ng desisyon ay inyo, bakit hindi nyo ginawa ang lahat ng sinabi ninyo? At ngayon na panahon na namin, na kami ang pinagkatiwalaan ng tao, eh kami a-advisean nyo na hindi tama yan, ito ang gawin nyo. Ah, labo naman. Binigyan na nga kami ng chance eh, ng taong bayan. Kay Bongbong Marcos, binigyan siya ng 31 million. Si Ma'am Inday Sara, binigyan siya ng 32 million. Ako, binigyan ako ng 26 million, 600 plus. Eh bakit ganun? Hindi ko maintindihan yun. Hindi pa nga ako nakakapasok dun sa apat na sulok ng Senado, kontra na kayo. Ako naman, naguguluhan lang ako dun sa sinasabi niyo. Si Senator Drilon, isa rin yan. Si Manong Senator Drilon, kumukontra din. Ang dami niyo palang pwedeng gawin, mga suggestion, hindi niyo ginawa. Yung mga inaakala niyo makakatulong sa taong bayan, sa mga manggagawa, sa negosyo, ngayon nyo sasabihin lahat, sasabihin nyo sa amin, de, ganito yan. Ha? You had your time. It's our time. Diba? Kung subukan nyo naman yung sinasabi namin, sinubukan na namin kayo. Diba? Subukan naman yung sinasabi namin. Eh, pumapasok pa lang kami, babarahin nyo na kagad ba? Oras na para tanggapin na natin to, ating mga foreign investment. Papasukin na natin sila at gawin natin fair. Gawin natin, wag na tayong ganun. Sumobra na, masyado nang yumaman yung ating mga local oligarchs. Sobra nilang yaman, mga boss. Paabutin naman natin yung yaman dun sa mga tao sa baba. Hindi naman na siguro unfair tayo noon, sobra na yaman nila, boss. Goodness gracious naman, no? Wag na tayo magbulahan. At kung babanatan nyo ako ng mga tradisyon dyan sa Senado, walang problema sa akin yun, pero wag nyo akong patatahimikin. Tatay ko nga, nanay ko, hindi ako napatahimik. Eh. Sila yung gumawa sa akin. Ha? Di pahiya nyo ako kung gusto nyo. Okay lang naman sa akin yun. Wala naman ako. Matutuwa pa ako nun. Hindi naman ako pumunta dyan para magpapogi. Oh, di ba? Kasi kung gusto ko magpapogi, doon ako sa pag-aartista, pogi na ako doon. Eh, pero sa Senado, hindi. Nagpunta ako dyan para magsalita. Yan ang Senado eh. Gusto ko, kaya nga gusto kong maging parliament tayo eh. Para araw-araw, nag-uusap tayo sa harapan ng taong bayan, mag-uusap tayo. Hindi, ipahiya nyo ako. Kung gusto nyo, araw-araw nyo ako ipahiya. Walang problema. Basta marinig lang ng taong bayan na yung mga hinaing nila, kung ano yung mga naririnig ko sa kalsada, sa taniman, mga mangingisda, maiparating ko sa inyo. Kung ayaw nyong harapin at ayaw nyo akong intindihin at ipapahiya nyo ako, di bali na. No problem. Basta alam lang nung bumoto sa akin na hinaing nila nakarating sa inyo. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, mga manong, na tumahimik ako. Ay, wow. Di ko man sinabing magaling ako. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing matalino. Ang sinabi ko, ako'y representante ng taong bayan. Yun lang. Ano ba trabaho ng representante? Hindi ba magsalita? O kung mali man yung sinasabi ko, eh, anong gagawin ko? Yun ang sabi ng mga bumoto sa akin eh. Iparating sa inyo. Pwede sagutin nyo. Yun lang naman yun. Gusto lang marinig din ng mga tao kung ano yung sasagot nyo.
Diba? Eh kasi mahilig kayong ano eh. Basta ako, ang gusto ko, maging parliamentary tayo. Para araw-araw tayong nag-uusap. Araw-araw nating pinag-uusapan, araw-araw nating kine-question ang administrasyon. Yan ang parliament. Mga kababayan, yun ang parliament. Nasa harapan ko, nasa harapan nating lahat, yung mga namumuno. Kung Prime Minister, andun sa harapan natin ng Prime Minister, nandun lahat ang kanyang mga minister sa harapan natin, araw-araw nyo silang naririnig. Lahat ng tanong nyo, itatanong ng representante ninyo kung tunay silang representante ninyo. Hinalal nyo yan. Hinalal nyo lahat yan para magsalita para sa inyo. Hindi para manahimik. Ano yung dili? Bilang panghuli po, ako po'y muling nagpapasalamat sa Timor-Leste. Dili, Timor-Leste. Yan, mga kababayan po natin dyan. Maraming salamat. Yun lamang po, mga mahal kong kababayan. Maraming maraming salamat po uli. Ako po'y hindi naghahanap ng away. Hindi po yan ang lakad ko sa Senado. Hindi po ako pumunta dyan para mawalan ng galang sa kanila. Hindi po. Ako po'y saludo sa lahat ng mga nandyan. Lalong-lalo na po sa mga matatawag po nating mga veterano dyan. Nandyan po ang malalim kong paggalang sa inyo. Tanggapin niyo po yan. At ako po'y hindi bastos. Ako po'y pinalaki ng magulang kong marunong gumalang. Pero ako'y pinalaki din po ng magulang ko na ipaglaban ang binigay sa aking God-given right. At ganun din po, ipaglaban ang karapatan ng mga taong walang boses, mahihina. Ganun lamang po yun. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking po mga volunteers. Mga tol, thank you very much. Kay Diego, maraming salamat. Kay Kuya Andoy, maraming salamat. Kay Brother Rasul Dumado, kay Ali Nur, kay sa mga supulturero ko diyan sa Liwanag ng Kapayapaan Cementerio. Kay Abdurrahman, saka kay Engineer Abdurrahman, saka si Baba Beard ba? Saka si Regional Prosecutor Kukailaw sa Cafe Sindao, sa kay Ate Wing, kay Mike, kay Ina, maraming salamat po sa aking mga kapatid. Maraming salamat po kung sino man po yung kay Lina Alagaw na inikot ang buong Pilipinas sa paglalagay ng tarpaulin at sa pagbaklas ng tarpaulin sa lahat po na naglilinis sa RP squad na tumayo po nating mga bodyguard. Kay Wally Villanueva, maraming salamat. Kay Nada Kabata ng Basilan. Sino pa ba? Basta alam nyo na yun. Ang mahalaga dyan, nakatulong po kayo. At ang pinakamahalaga sa lahat, ngayon pa lamang po, nag-uumpisa ang revolusyon natin. Ngayon pa lamang. Lahat po ng itinanim natin noon, ngayon pa lamang po, umusbong. Ngayon pa lang. Kaya ito'y didiligan natin ng didiligan ng ating mga magagandang gawa, ng ating mga sakripisyo, upang ito po'y umusbong, bumunga at lumago. At paniwalaan po
yakapin ng ating mga kababayan ang federalismo. Kay Brother Borgy pala, sa kapatid ko, kay Mami Omel, maraming salamat po. At siyempre po, sa Comelec muli, maraming salamat po. Kay Commissioner Saydamin Pangarungan. Kay Saydamin Pangarungan, maraming salamat po, Commissioner. Chairman, maraming salamat po sa napakaganda po ninyong pasakalye nung ano, ang ganda po nung introduction. Maraming salamat po, Allahu Akbar. At ito pong lahat ng ito, mga mahal kong kababayan, ay binibigay po natin ng kapurehan sa Panginoong Lumikha. Hindi po ito magaganap kung hindi po niya ito sinabi. Kung hindi niya itinuwi na. Lahat po ito ay sa kanya galing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Tandaan po ninyo, hindi pa tapos ang revolusyon.